Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Why do you have to wrap it? Waste your time. Ulitin natin. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Huh? Ayan ha, para sa mga nagsasabi na nagtatanim ng ebidensya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my boss to move along. Push myself to be the best. Ayan, ubod ng linaw, crystal clear, coming directly yan sa bibig ni Digong. Oh, di ba? Ngayon, itong mamanto na hindi umatin diyan sa zona kahapon ng ating pangulo kasama ng kanyang anak na self-proclaimed designated survivor. Nagumawa yata na sariling zona doon sa, saan ba siya? Nasa Iloilo nga ba? Tama ba ako? Ayan, talagang ipinamalita pang hindi siya manonood ng zona. Enzo, may nabago ba? Ngayon, itong matandang ito naman, no? Nag-ala Poncio Pilato. Si Poncio Pilato, hugas kamay regarding doon sa inirelease nilang video kahapon na sabay dinilit. Sila, nabi ko nga, di ba, nagyabang, nag-live, nag-delete. Right? So at that point, ano na naman ba ang drama nitong matandang, hindi natin alam kung talaga bang umuugod-ugod na o nagdadrama lang para makakuha ng simpatya, ng sympathy and empathy to people, no? Para kaawaan. That's natural. Sabi nyo nga, di ba, kay Sec Boying, karma yan. So, if we will return the favor, kami yung bad people. Right? So, pakinggan muna nga natin itong sinasabi ni Mang Diggs. Ayan. Hinamo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Kasunod ang drug test na naman. Hinamo na naman ni Digongyo si PBBM na magpa-drug test. At siyempre, yung mga ulagang mga followers niya ay parang mga asong kakahol-kahol. Parang alam mo yung mga asong ulol. Na sige lang ang kahol sa social media na para matapos sa raw ang agam-agam ng sambayanan. But dalbal, lagi nyo kami dinadamay. Lalabas kayo ng ebidensya na palpak. Tapos ang gusto nyo, patunayan ngayon nung pinagbibintangan nyo na inosente siya. Hindi ba piskal ka dati, Attorney Rodrigo Roa Duterte, you should know better than us sa mga tao na hindi yung kasing bright, sabi mo nga ikaw lang ang bright, right? Paglabas ng isang video sa pagtitipon ng hakbang ng maisu sa Amerika. No. Sabi ni Duterte para Sabi ni Duterte, even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. Huh? Bakit kailangan magpa-drug test ng Pangulo? Remember, Digong, nung panahon na nag-iingay regarding sa health issues mo, no, regarding sa iyong mental health, sa iyong health mismo sa paggamit ng fentanyl. Ano ang naging sagot ni Topless Roque?
Di ba? Walang pwedeng mag-utos sa Pangulo. Right? Now, you are using the same thing. Dagay, sabi nga, tanga lang talaga yung maniniwala sa pag-amin mo na mahilig kayo sa tanim. Ebidensya. Am I right? Or am I right? Issue ay dapat sa umailalim sa isang hair follicle drug test si Marcos. Kung hindi siya papayag, patunay umano ito. The refusal of President Marcos to undergo the hair follicle drug test is the best proof not only of the video's authenticity, but worse, his drug addiction. Ibig sabihin, to authenticate the video na ginawa ninyo using AI, na pinagtatawanan na kayo ng mga tao nakapanood, no? At sabi nga, mandami na ngang lumabas, di ba? Ipagpipilitan mo pa rin, Diggs. Diba? Akala ba namin na authenticate na yan ni Maharlikang Hitad? Yan ang sinasabi, diba? Sabi nga ni Jay Hika Sonsa, diba? Sabi ni Jay Hika Sonsa, authenticated yan. The authenticity is a right, no? Legit yan, legit. Inauthenticate yan ni Maharlika. Abay, putang inis na yan. Isipin mo yun, ganong kataas yung tingin niyo sa isang pokpok na may issue na yung jowa niya para doon sa insurance. Na noong nakaraan may lumabas na sinasabi wag daw anuhin yung tungkol doon sa kanyang text video. Ew. Right? Nakatsyoktsakan yung isang pang Didi shit vlogger. Right? Inilabas ni Mima ayun, di ba? Oh. Kaya tayo nakikimarites lang. Tutay, mahilig naman kayo si Marites, so sundan natin yung Marites. Right? So, siya yung nag-authenticate ng video na sila gumawa. Sila-sila nag-authenticate, sila-sila yung nagpakalat, sila-sila rin yung nagkokomento, sila-sila rin yung nagsasabi na, to, na para ma-authenticate yung video, kailangan magpa-drug test ang Pangulo. Anong nonsense yun? Really? Na totoo ang video at ang kanyang drug addiction. Sabi pa ni Duterte, walang kinalaman. Ayan, hugas kamay si Poncho Pilato. Poncho Pilato at his best. Right? The hakbang ng maisog national leadership has nothing to do with the release of the video. Nothing to do with the release of the video. It nanyo. Kayo-kayo nandiyan, 'di ba? Ipinagyabang-yabang niyo i-release niyo 'yan. Parang may video yata na nandoon yata sa US si Hitad, no? Parang may nakita akong picture na ganoon eh. Alam ko parang si Hitad yata 'yun eh. Tapos you will say, no, has nothing to do, no, the leadership of maisog nang mautog. Dahak bang nang mauutog? Na pinangungunahan ni Mautog 1 at ni Mautog 2 na si Diggs at si Kibbs, right? Has nothing to do with the release of the video. Really? Pinagyabang nyo nga yan doon, di ba? May pakanta-kanta pa kayong, Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Nanyo. Anak nga naman ng hindot nga naman, oo nga naman siya nga naman. The hakbang na maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Ferdinand Marcos Jr. in the act of snorting cocaine in Mautog gatherings in Vancouver, Canada and Los Angeles, USA. Hugas kamay, itong hudas, hudas kamay. Ay, hugas kamay pala, hindi pala hudas. Sabay naghugas ng kamay si Poncio Pilato na wala daw silang kinalaman diyan sa katarantaduhan nilang ipinilabas na ipinagpipilitan na magpa-drug test ang Pangulo upang patunayan yung para basagin yung authenticity ng video. So they are still, and he is claiming, he himself, the former president, no, natuta ng China, na sinuway mismo ni Xi Jinping na huwag papasukin ang pogo sa Pilipinas pero ipinagpilitan pa rin niya. Ang liderato ng hakbang ng maisog sa pag-release ng video footage kung saan ayon sa pahayag ni Duterte
ay makikita si Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot umano ng cocaine. Ang volunteers umano ng grupo. Wow! It was a decision made entirely by the mautog volunteers in the said two places without the knowledge and imprimatur of the mautog organizing committee. Really? You are there. They are there. Right? They are there. No? Andun sila. Right? So they already planned about this. Talaga nakaplano na yan for long period of time. Nasabi nga mismo ni Topless Roque na meron silang pasabog na gagawin kasabay ng Sona. So don't tell. Right? Andiyan lang yan. Sinabi rin yan ni Maharlika Lokang Hitad na sa inyong resource person sa lahat ng katarantaduhan nyo na siya rin na nag-authenticate ng video na kanyang inirelease na sa kalagitnaan ng kanyang paglalive. Dinilit. Right? Dinilit. Anak nga naman kayo ng, ng tungaw. Alam yung tungaw? Di ba? It was a decision made entirely by the mautog volunteers in the said two places without the knowledge. Wala raw silang knowledge. Hugas kamay. tapos, ano pa next? Ang nagdesisyon nito nang hindi pinagbibigay alam sa kanilang organizing committee. Ano yung isipin mo yung biglang-bigla ipinlash nila doon sa video kasi walang kaalam-alam yung organizing committee? Really? Do you think you can just simply fool people around doon sa sinasabi mo? Nabibilin, bagay may bibili naman yan eh, yung mga tangang nakasunod sa'yo. Right? Ando doon ka, organizer ka, biglang may nag-flash doon, ay wala kaming alam dyan! Wala kaming alam. Sila lang nakakaalam niyan. Yung mga volunteer. Really? That's the best that you can do? Diggs? Diba? That's the best you can do, Diggs? Oh, isipin mo yun. Right? Oh. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng gabinete na peke at malisyoso ang video. Hindi dumalo si Duterte sa Sona ni Pangulo Marcos kaninang hapon. Eh, ano naman kung hindi dumating? No one is expecting naman na sasabihin na siya ay dadating. Ngayon, ito yung isang magandang tanong. Tutal, ang sabi mo, magpa-drug taste. Hindi ga. Ang sabi mo ay magpa-drug taste. Tinatanong namin, sa pagpapadrug test, sino ga ang magpapadrug test? Pakisabi nga, Dig, sino ba sa apat? Oh, ito yung sinasabi nyo na si Bongbong Marcos daw, na ang layo naman kay Bongbong Marcos, na kahit yung bata, yung anak ko nga, pagkakita, tawa ng tawa, kitang-kita naman na AI, o itong anak mong bunso, Diggs. O yung best friend mo, Diggs. Ayan, number 3. O ikaw mismo, Diggs. Number 4. Right? Ayan, tinatanong lang naman namin kung sino ba ang dapat magpa-drug test. Can you please explain to the Filipino people? Because karapatan naming malaman kung sino ba'y sinasabi mo na magpa-drug test. Right? Etong aktor ninyo na hindi marunong mag-act, tatanga-tangang mag-act. Tapos, in my entire life, ngayon lang ako nakakita na dadamputin mo yung cocaine directly using your fingers doon sa lalagyan na parang lalagyan ng stool. Stool o pupo pagka nagpapa-health certificate ka. Right? Kaya pakilinaw lang. Sino ba sa tingin nyo ang dapat magpa-drug test? Ayan ha. Number 1, the actor who pretends to be Bongbong Marcos daw.
si Mayor Bastos-Baste ng Davao City. Ng Davao City na galit na galit sa droga, nag-release pa ng tukhang, tapos 37 sa kanyang empleyado, adik. That's how you call eh. Right? That's how the Dutertes address people using drugs. Adik. Right? O, itong best friend mo na may pakana yata ng lahat ng mga... O, ikaw kaya, Miss Modix. Ayan. Pakinggan nga natin ulit itong sinasabi ni Mang Diggs. Ayan. Pakinggan ulit natin si Mang Diggs. Ano daw yung gawain nila? Ito, directly coming from Digong, ha? Ayan, presidente na siya nung ginawa niya yan. Ayan, no? Courtesy of RTBM yan. Hindi naman siya i-cover ng RTBM kung hindi ka presidente. Ano ulit ang sabi ni Mang Diggs? Ayan, bumuhos na ang ulan. Why do you have to wrap it as it waste your time? Oh. That is not. But we know at the start what we planted in trees there. I am just as a... Well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We planted evidence. Palakpakan! Yay! Na ang tagatanim ng ebidensya. Gawain nila yan. Bakit daw? We arrested persons but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we... Dulihin yung isang tao na sinasabi na nagmuso. Kukulong. When he goes out but killing, then we said that it was this pillow who really did it, who did you in. Lilituhin yung kwento. Tapos biglang-bigla dadamputin ulit yung isa kung sino tinuro, tapos may palalabasin. Ang galing-galing, ang galing-galing mong magtanim. Ang galing-galing mong magtanim. Ang galing-galing mong magtanim. Ang galing-galing mo digong yun. Anak ng hindot nga naman, oo. Tas mani, di ba? Oh, lahat yan. Tapos sabi nga niya, di ba? Ang pagtatanim ng ebidensya. Right? They plant evidence. Sabi gagawa ng Marites. Right? We first planted the intrigue. Oh, gagawa muna sila ng intriga. Naalala nyo, gano'ng katagal na itong issue na sinasabi nilang pulburon daw. Tagal na yan, tagal niya, di ba? So, dapat nung kasagsagan pa lang, dapat nung panahon pa lang ng kampanya, inilabas na yan eh. Right? Sino nagsabi na promotor regarding diyan sa... Sino ang promotor diyan sa sinasabi na pulburon? Inamin yan mismo ni Lokalokang Hitad na pokleng diyan sa US. Si Digong! Yeah, tinuro niya mismo si Digong. Si Digong ang promotor diyan sa pulburon. Na yung anak niya na vice president, na defense secretary, is playing with it. Di ba naalala nyo, no? Yung to create the the malice, okay? Di ba na binigyan ng pulburon yung bata, tapos pipicture sila si Digong kumakain ng pulburon. Right? That's how they create the malice para merong pang-content yung kanilang mga trolls. Remember, nabuko yan ng Oxford regarding to sa troll farm ni Digong. Right? Then? So that we would know where they were from, where they came from. Oh. Siyempre, galing sa inyo, kayo nagtanim eh. As bigla-bigla lumabas si Immorales na ngayon ay isa ng vlogger na nagsasabi, di ba? Ang sabi ni Immorales nung bigla siyang lumutang na ang gusto lang naman daw niyang paglinawin yung tinatawag na leak daw ng PDEA. Then, nangyari, nag-imbestiga ng motopropyo itong si Kalbo na hindi rin umaten kahapon kasama ni Boy Selfie. Hindi siya na nag-atinan kahapon. Right?
Tapos, eh, ang nangyayari, ang tinitingnan na yung content na sinasabi nag-leak, hindi naman mapatunayan kung may leak. Ngayon, ipinagpipilitan niya na totoo yung ano, paano mo nasabing totoo ang isang bagay na hindi nangyari yung investigasyon or yung sasabihin na, na hindi mo nga mailabas yung sinasabing lumutang na... na tinuro yung address ni Maricel Soriano, then nagkaroon pa nga ng conflict yun, di ba? Yung port ano, 4C tsaka 46C, no? Eh di isipin mo kung bigla kang lang raid tapos nagkabarilan, yan nananahimik yung sa 4C, patay lahat. Nasasabihin, hindi, o nangyayari talaga yung ano eh, yung typo error. So that's why innocent people are being killed because of a typo error. As I mentioned, a single word creates war. Right? Hi, Diggs. Ang magtatanim, di ba? Farmer ka pala. Magtanim ay di biro. Maghapong na kayuto. Di man lang makatayo. Di man lang makaupo. Anak ng hindot talaga ako nga naman. Eh, kay kakatibay nga naman ang iyong ngalangala sa kasinungalingan. It was not until I was the favorite weeping boy. Nax, the favorite weeping boy. Really? Ayan na si Digong yan. Siya nagkukwento sa sarili niyang katarantaduhan. So para sabihin ng mga DD shit na dapat talaga magpa drug test, 'di ba? Really? In what way? Gagawa kayo ng isang peking video, right? Na naka-close up yung isang tao. Tapos sabihin mo ngayon sa pinagbibintangan mo, magpa-drug test ka para patunayan na hindi legit or hindi to authenticate the video na peke yun. Come on, Diggs. The people who use AI nowadays, yung tiyahin ko nga 72, 73. Pag tinignan ko yung picture sa social media, ay by neneng-nene. Right? Pero yung mga tanga talaga naniniwala, ayan na nagsasalita na si Digong na nagtatanim na ebidensya. Nandiyan na yung isang katotohanan na sasabihin na nakakahiya naman talaga nga naman sa inyo. Ayan, di ba? Mamili ka na lang. Kung sino ang dapat, sino ngayon ang dapat na magpa-drug test. Right? Ang hirap kasi pagkatanga, tanga. Right? Pagka yung ano, yung kinain mo na yung pagkatao mo kasi tanga ka. Wala ka nang magagawa, isa ka nang tanga. Ganun 'yun eh. Ako naninabi ko nga ilang beses na sinasabi, hindi ako naniniwala na may taong bobo. Kasi may kanya-kanya, we are all created unique. No, may kanya-kanya tayong talento, may kanya-kanya tayong skill, may kanya-kanya tayong galing. No. Pero kahit sabi nga, naniniwala ako na maraming tanga. At sa harapan mo na yung katotohanan, tanga ka pa rin. Kasi kaya nga tinawag na tanga, you don't want to accept na ito yung katotohanan. That's a sad reality about these people na talaga namang, ano ba, masyado na bang ano, masyado na kayong na tawag natin dito? Nadoktrinahan ng katangahan dahil dyan sa paniniwala sa kagaguhan ni Digong? Ayan, di ba? Ngayon, sino ba sa tingin nyo ang mas dapat na magpa-drug test? Right? Ganun lang kasimple yan eh. Ipagpipilitan pa ng tanga, ipagtatanggol pa nila yung katangahan nila, talagang lalo na naging tanga. Right?